Nagising si Kiana sa tunog ng kanyang alarm clock. Dali-dali siyang bumangon at nagmadaling nagbihis para sa pagpasok niya sa paaralan. Habang naglalagay ng pabango sa katawan, narinig niya ang busina ng bus. "Naku, late na ako," sabi niya sa sarili, sabay takbo palabas ng bahay. Habang papalapit siya sa bus, lalo siyang nainis sa sarili dahil sa pagka-late niya. Pagkasakay sa bus, hingal na umupo si Kiana sa unang bakanting upuan na nakita niya. Nang makaupo siya, napansin niyang nakatingin sa kanya ang binatang katabi niya at maya-maya'y bigla itong tumawa. "Anong nakakatawa?" tanong ni Kiana na tinaasan pa ng kilay ang binata. "I'm sorry miss, pero sa tingin ko dahil sa pagmamadali mo, mukhang nakalimutan mong may tuwalya ka pa sa ulo." Natatawang sagot ng binata. Napasinghap si Kiana at agad-agad na tinanggal ang tuwalya. Namula siya dahil sa sobrang pagkahiya at agad na lumingon sa harap. Pinilit na huwag pansinin ang binata hanggang sa makarating sila sa universidad. Nang makarating, ay agad na nga siyang lumabas at patakbong pumasok. "Shucks, late na talaga ako sa unang subject ko," problemadong sabi niya. Isa si Kiana sa mga matatalinong estudyante sa universidad. Pero kilala rin siya sa kanyang pagiging hambog at mahirap pakisamahan. Dahil dito ay kakaunti lamang ang gustong makipag-usap sa kanya. "Miss Kiana Valdez, can you tell the complete name of Jose Rizal?" tanong ng professor nila, kahit tamad na tumayo si Kiana. "Physic? Jose Rizal's full name is Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda. He was born on June 19, 1861. He had 10 siblings. Saturnina, Fasciano, Narcisa, Olimpia, Lucia, Maria, Concepcion, Josefa, Trinidad, and Soledad." Magarang sagot ni Kiana at umupo na ulit. Tumikim ang professor nila habang inaayos ang suot nitong salamin. "Thank you for that, Miss Valdez. But I only ask for his complete name. Masyado kang hambog sumagot." Komento ng guro, kahit napairap na lamang si Kiana. Nang oras ng lunch, nagpunta siya sa cafeteria at tumupo doon mag-isa. Bas gusto niya talagang mapag-isa dahil ayaw niya ng ingay, lalo na kapag nag-aaral siya habang kumakain. Habang seryosong nagbabasa ng libro, may biglang umupo sa upuan sa harap niya. Inis siyang tumingala at nagulat nang makita ang binatang katabi niya kanina sa bus. "Hey, kamusta? Ang seryoso mo naman ngayon? Nabubusog ka ba dyan? Kumakain ka habang nag-aaral?" Wika ng binata na may ngiting nakakaloko. Hindi siya pinansin ni Kiana at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Walang oras si Kiana para sa mga lalaki at mga walang kwentang bagay. Gusto niyang mag-focus sa kanyang pag-aaral. "Anak ka pala nila Mrs. and Mr. Valdez? Isa sa pinakamayaman na businessman sa bansa. Ay, tot marami kang kaibigan. No wonder, mag-isa ka lang kumakain dito kasi kakaiba ka. And I like the uniqueness of yours." Dagdag pa ng binata, pero hindi pa rin siya pinapansin ni Kiana. Nangaakma ng magsasalita ang binata, ay inunahan nito ni Kiana. "Pwede ba? Gusto kong mapag-isa at wala akong oras sa mga taong madaldal na kagaya mo." Supladang sabi ni Kiana at umalis na. Nang oras na ng uwian, nagmamadali si Kiana sa pagtakbo papunta ng gate ng paaralan. Nakita niyang umaandar na ang bus. "Teka sandali!" sigaw niya, pero huli na nang makaalis na ito. Napabuntong hininga na lamang si Kiana at tatalikod na sana nang biglang may bumusina. Halos mapatalon siya sa gulat. Isang magarang kotse ang nasa harapan niya at bumaba ang binata rito. "Sumakay ka na, ihatid na kita," sabi ng binata na nakita niya kanina sa bus. "Ayoko nga, okay lang ako, no?" tugon naman ni Kiana, pero biglang bumagsak ang napakalakas na ulan. "Sasakay ka ba o mababasa lahat ng gamit na dala mo?" tanong ng binata, kahit walang nagawa si Kiana kung hindi ang sumakay sa kotse nito. Habang nasa kotse, nagsalita ulit ang binata. "Bakit ba? Parang galit ka lagi. Hindi naman kita hawayin." "Wala akong oras para sa mga bagay na hindi importante. Mas gusto kong mag-focus sa pag-aaral." Malamig na sagot ni Kiana. "Tingin ko, kailangan mo rin ng kaibigan," sabi ng binata habang umingiti. Saglit na natigilan si Kiana habang ang mga mata ay diretso sa daan. Hindi na sumagot pa si Kiana at pinili na lamang na manahimik
hanggang sa makarating sila sa bahay niya. Pagbaba niya ng kotse, nagpaalam ang binata. "Sige, kita-kits na lang bukas ha. Ako nga pala si Marco. Okay lang kung hindi mo sabihin sa akin ang pangalan mo. Handa pa rin akong maging kaibigan mo if you need one." Napatigil si Kiana sa narinig at napansin ang pagbilis ng tibok ng puso niya. "I'm Kiana." Mahinang sagot niya bago tuluyang pumasok sa bahay. Napapikit na lamang si Kiana sa iya. Para siyang timang na hindi man lamang nagpasalamat sa binata. Pero hindi niya naman responsibilidad na magpasalamat dahil ang binata na mismo ang nagpumilit sa kanya na iitid siya sa bahay niya. Huminga ng malalim si Kiana at napatango. "Tama, siya ang nag-insist. Kaya huwag siyang mag-expect na magte-thank you ako sa kanya." Pagsasalita ni Kiana sa sarili at nagsimula ng mag-ayos at magbihis ng damit pambahay. Mag-isa si Kiana sa unit na tinitirhan niya. Kasalukuyan na siyang nakaupo sa kanyang study area nang biglang tumawag ang mami niya. "How are you, anak? Isang linggo ka nang mag-isa dyan ha. At nakakagulat na nakasurvive ka." Bungad ng ina sa telepono. Napairap ang dalaga na parabang nakikita ito ng ina niya. "Bakit ka napatawag?" Tamad na tugon niya naman dito. "I just wanna check kung kamusta ka dyan. Pero sa tingin ko ay nag-e-enjoy ka naman sa parusa ko sa'yo." Tugon ng ina. Kahit napabuntong hininga na lamang ang dalaga. "Hindi na ako natutuwa sa buhay na ito. Palagi na lang akong nalalate. Naapektuhan ng academic ko." Narinig niyang tumawa ang kanyang ina kahit mas lalong nainis si Kiana. "Yan ang parusa sa pagsuway mo sa amin ng daddy mo. You deserve it, anak." Seryoso na ngayon na sabi ng kanyang ina. "Asa ayaw ko talagang maging negosyante. Ayaw kong maging katulad niyo ni daddy. Besides, what's wrong of taking law? Ayaw nyo nun na may anak kayong lawyer? Anak, isipin mo naman ito. Magaling akong businesswoman. Magaling rin na negosyante ang daddy mo. And all our friends, inaasahan nila na may mas ibubuga ka sa galing namin at ikaw ang magmamana ng malaking ospital natin. Hindi ka ba nasasayangan doon?" Nagsimula ng mainis ang mami niya. Kaya't bumuntong hininga na lamang si Kiana. "I'm sorry, ma'am. Pero ito ang daan na gusto kong tahakin. I want to be different. Kaya kung wala ka ng ibang sasabihin, i-end ko na ang tawag. Bye." Hindi na hinintay pa ni Kiana ang tugon ng kanyang ina at agad nang pinatay ang tawa. Nagpahinga si Kiana sa kama at tuminga ng malalim. Sa kanyang pag-iisip ay biglang pumasok sa kanyang isipan ng binatang si Marco. Bigla naman niyang naalala ang sinabi nito na baka kaibigan lang ang kailangan sa buhay ni Kiana. Hindi nagtagal ay hindi niya napansing nakatulog na pala siya ng mahimbing sa lalim ng kanyang pag-iisip. Kinaumagahan, maagang nagising si Kiana. Hindi na siya nagmamadali. Maayos siyang nakapaghanda para sa kanyang pagpasok sa paaralan. Unti-unti natutunan na niyang i-manage ang kanyang oras. Nang dumating ang bus, agad siyang sumakay at umupo sa unang bakanting upuan. Nang makaupo na siya, nagulat naman siya nang makita si Marco na nakangiti katabi sa kanya. "Good morning!" Bati ni Marco. "Sa wakas, wala nang tuwalya mo sa ulo." Natatawang sabi ni Marco. Kahit kumulot naman ang noon ng dalaga. Umirap si Kiana at nagtanong. "Bakit ka nagpabas? Eh may kotse ka naman ah." Tumawa naman si Marco. "Mas gusto kong magbas sa umaga para makita kita at magkasabay tayo papunta sa paaralan." Natigilan at namula ang mukha ni Kiana. Hindi na lamang niya pinansin ang sinabi ng binata. Hanggang sa makarating na nga sila sa paaralan. Nagpaalam pa si Marco bago sila pumasok sa gate. Kagaya ng normal na araw, seryoso si Kiana sa klase at palaging pinag-iinitan ang ulo ng mga profesor dahil sa kanyang hambog na katalinuhan. Nang lunchtime na, mag-isa pa rin si Kiana sa cafeteria nang biglang may tumabi sa kanya. Kagaya ng inaasahan niya, si Marco na naman ito na may malawak ng ngiti sa labi. "Ayaw kong may sumasabay sa akin kumain," sabi ni Kiana habang tinaasan ng kilay ang binata. Tumawa na lamang si Marco at nagkibit balikat. "Alam ko pero mas gusto kong makasabay kang kumain." Nainis si Kiana at akma na sanang tatayo nang mabilis na hawakan ni Marco ang kamay niya. Naging seryoso ang mukha nito na parang nagmamakaawa sa kanya. "Pwede bang sabay na lamang tayong kumain ng lunch simula ngayon?" Tanong ni Marco. Natigilan si Kiana at napatingin sa seryosong mga mata ni Marco.
Napabuntong hininga na lamang siya at umupo pabalik. Napangiting muli si Margo dahil doon. Bakit pa panilapit mo sa akin ha? Tanong ni Kiana na halatang inis pa rin. Gusto ko lang namang makipagkaibigan sa'yo. Sagot naman ni Marco. Kaya't panay akong lumalapit sa'yo. Napapikit na lamang si Kiana at nagsabi ng hindi ko kailangan ng kaibigan. Natawa naman si Marco at sinabing kaya gusto kong makipagkaibigan sa'yo dahil iba ka. Gusto pa kitang makilala. Wala nang masabi pa si Kiana at inaya na lamang si Marco. Sumunod na mga araw, panay na silang nakikita at sinasamaan ni Marco si Kiana. Nalaman rin ni Kiana na anak mahirap lamang si Marco at isang scholar student. Ang ina ni Marco ay isang katulong lamang at si Marco naman ay personal driver ng anak ng amo nila na kaibigan niya. Kaya noong isang araw na hinatid siya ni Marco, ay inutusan lang pala si Marco noon na magmaneho dahil may bibilhin. At nang makita siya nito, ay inatid na lamang rin siya. Isang araw, habang magkasama sila sa cafeteria, tinanong ni Kiana si Marco, bakit pa gusto mo akong maging kaibigan? Sumagot naman si Marco, kasi nakikita kong may mabuti kang puso sa likod ng pagkiti mo ng seryoso at pagiging hambog mo. Gusto kong ipakita sa'yo na pwede kang maging masaya na may kaibigan. Hindi makapaniwala si Kiana. Unti-unti silang naging malapit sa isa't isa. Hindi inaasahan ni Kiana na magkakaroon siya ng kaibigan na tunay na kagaya ni Marco. Kaya laking pasasalamat niya dito dahil pinaramdam nito na pwede rin palang maging masaya ang buhay na may kaibigan. Habang pauwi sila isang hapon, tinanong ni Kiana si Marco, paano mo nagagawang maging masaya kahit na mahirap lang kayo? Napaisip lamang si Kiana dahil siya nga mismo mayaman na pero hindi masaya sa kanyang buhay. Paano pa kaya itong si Marco? Sumagot naman si Marco, ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa yaman. Nasusukat ito sa kung paano mo pinapahalagaan ng mga taong mahalaga sa'yo. Napangiti si Kiana sa sagot ni Marco. Salamat Marco. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan ko. Ngumiti rin si Marco. Walang anuman Kiana. Salamat rin ha at tanggap mo akong kaibigan. Isang araw, nagising si Kiana sa sobrang sakit ng kanyang katawan at nahihilo siya. Napagtanto niyang sobrang taas ng lagnat niya at mukhang hindi siya makakapasok sa paaralan dahil sa pagod na nararamdaman. Halos hindi niya maigalaw ang kanyang katawan kahit na natili na lamang siyang nakahiga sa kama. Nasa kalagitnaan ng pagpapahinga si Kiana nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Marco kaya agad niya itong sinagot. Kiana, okay ka lang ba? Bakit hindi ka pumasok sa paaralan? Tanong ni Marco na halatang nag-aalala. May sakit ako, Marco. Sobrang taas ng lagnat ko. Sagot ni Kiana na halos hindi maitaas ang kanyang boses. Ha? Mataas ang lagnat mo? Pupunta ako dyan para samahan ka. Sabi ni Marco na puno ng pag-aalala. Huwag na, Marco. Ayos lang ako. Sagot ni Kiana. Ngunit nagpupumilit si Marco. Mag-isa ka lang sa bahay, Kiana. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikitang okay ka lang. Hintayin mo ako. Pupunta na ako dyan. Gate ni Marco. Ilang oras ang lumipas at may kumatok sa pinto. Kahit mabigat ang katawan, bumangon si Kiana upang pagbuksan si Marco. Pagkakita niya kay Marco, agad nitong hinawakan ang kanyang noo at pinaupo siya sa sofa. Nagdala si Marco ng prutas at ilang mga gamot para kay Kiana. Salamat, Marco. Hindi mo na kailangan gawin to. Sabi ni Kiana habang nakahiga sa kama. Huwag ka nang mag-alala. Gusto ko lang tumulong. Sagot ni Marco na puno ng pag-aalala sa mukha. Habang nagpapahinga si Kiana sa kwarto, ay abala naman sa pagluluto ng sabaw si Marco sa kusina. Maya-maya pa, ay ginising ni Marco si Kiana para kumain. Kiana, kumain ka ng... Kumain ka muna. Humigop ka ng sabaw at inumin mo na rin ang gamot mo pagkatapos. Sabi ni Marco habang iniaabot ang tray kay Kiana. Habang nakahiga si Kiana, hindi niya mapigilan na mamangha sa kabaita ni Marco. Sa kusina, habang naghugas ng plato si Marco, nakangiting pinagmasdan ni Kiana ang binata. Salamat Marco, sabi ni Kiana nang hindi inaasahan. Hindi ko akalaing magkakaroon ako ng kaibigan na kagaya mo. Ngumiti si Marco at lumapit kay Kiana. Walang anuman Kiana,
Gusto ko lang talagang makitang masaya at maayos ka. Nagkatinginan silang dalawa at sa kanilang pagtitigan ay unti-unting lumalapit na ang kanilang mukha. Mas bumilis ang pagtibok ng puso ni Kiana at hindi alam kung ano itong nararamdaman niya ngayon. Bago pa man sila magkahalikan, biglang bumungad ang mami ni Kiana kaya halos mapatalon sila sa sobrang pagkagulat at lumayo sa isa't isa. Kiana, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Tanong ng ina na halatang nag-aalala. Ma'am, ano pong ginagawa niyo dito? May sakit po ako, kaya hindi po ako nakasagot. Sorry po. Sagot ni Kiana. Napansin ng mami ni Kiana si Marco. Kit na pangiti ito at tinanong. Sino siya, Kiana? Magkaibigan kami, ma'am. Sagot naman ni Kiana. Nagkausap saglit sina Marco at ang ina ni Kiana. Sinabi rin ni Marco ang pagiging buhay mahirap niya at kung ano ang trabaho niya. Nang kailangan ng umalis ni Marco, sinabi niya, Kiana, kailangan ko nang umalis. Salamat po tita sa masayang pag-uusap. Alis na po ako. Salamat ulit, Marco. Sabi ni Kiana na may halong lungkot. Pag alis ni Marco, biglang nag-iba ang timpla ng mukha ng ina ni Kiana. Kiana, bakit ka nakikipagkaibigan sa mahirap? Huwag na huwag kang makikipagkaibigan sa kanila. Sabi ng ina, puno ng seryosong tono. Natigilan si Kiana at walang nasabi. Sa mga sandaling iyon, nagulo ang isip niya. Mahal niya ang kanyang ina. Ngunit nararamdaman na rin naman niya ang pagmamahal sa bagong kaibigan. Sa kabila ng lahat, alam niyang kailangan niyang magdesisyon para sa kanyang sariling kaligayahan. Isang araw, magaling na si Kiana at pumasok na sa paaralan. Ngunit iniiwasan na niya si Marco. Ayaw sana niyang sundin ang kanyang ina. Ngunit takot siya na baka ilipat siya sa ibang school kung sumuway siya rito. Isang araw, lumapit si Marco sa kanya at tinanong kung okay na ba ang pakiramdam niya. Kiana, okay ka na ba? Bakit parang iniiwasan mo ata ako? Tanong ni Marco at halatang nag-aalala. Hindi naman sumagot si Kiana at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Lumipas ang ilang araw at mas lalong nag-alala si Marco. Hindi na siya nakapagpigil pa at hinila si Kiana sa isang tagong lugar. Ano ba talaga ang nangyayari, Kiana? Bakit parang iniiwasan mo ko? Tanong ni Marco na puno ng pagkabalisa. Umiyak na lamang si Kiana at sinabi, iniiwasan kita dahil yan ang utos ng mami ko. Natigilan si Marco at kumulot ang noo. Bakit? Anong dahilan? Ayaw ng mama ko nang mahihirap. Sagot naman ni Kiana na may halong lungkot. Hindi naniwala si Marco na yun lang ang dahilan. Baka may iba pang dahilan, Kiana. Hindi ko maintindihan. Wala nang maisip na posibleng dahilan si Kiana. Umiyak na lamang siya at niyakap naman siya ni Marco. Promise, hindi kita iiwan. Ipagpatuloy pa rin natin ang pagsasamahan natin. Pangako ni Marco. Hindi nga nagtagal ay nagkaaminan sila ng totoong nararamdaman at mas lumalim ang relasyon nila sa isa't isa. Patago lang silang nagsama at hindi ito alam ng mami ni Kiana. Isang araw, may nakaalam sa relasyon nila at isinumbong ito sa mami ni Kiana. Galit na galit ito at nagsigawan sila sa bahay. Hindi ka pwedeng makipagrelasyon kay Marco. Lilipat na kita ng ibang school. Sigaw ng ina ni Kiana. Ma'am, please, huwag. Mahal na mahal ko po si Marco. Hindi ko siya iiwan. Umiiyak si Kiana. Kiana, para ito sa kabutihan mo. Sumunod ka sa utos ko. Dahil ako ang ina mo. Alam ko kung ano ang magiging desisyon ko at kung anong makakabuti sa'yo. Kung kaya mong iwan ng taong mahal mo, pwes ako hindi. Hindi ko kayang iwan ng taong mahal ko, mami. At walang kahit sino ang makakapagpahiwalay sa amin. Umiiyak na sigaw ni Kiana. Tumakbo palabas ng bahay si Kiana at dali-daling tinawagan si Marco sa telepono. Nagtagpo sila sa isang tahimik na lugar at doon ibinuhos ni Kiana ang kanyang iyak sa bisig ni Marco. Marco, hindi ko na kaya. Itanan mo na lang ako. Para tayong dalawa na lang at wala nang pipigil pa sa atin. Sabi ni Kiana habang umiiyak at nakayakap kay Marco. Natigilan si Marco at hindi sumang-ayon. Kiana, hindi natin kaya. Hindi pa natin kayang buhayin ang sarili natin. Lalo na at nag-aaral pa tayo. Umiyak si Kiana at walang pasabing hinalikan niya si Marco. Pipigilan pa sana ito ni Marco. Ngunit nadala na siya ng emosyon at sinuklian din ng halik ang dalaga. Hinayaan nila ang kanilang emosyon na kumontrol sa kanila hanggang sa nawala na sila sa katinuan. At mas naging mapusok ang ginawa nila sa malamig na gabing iyon.
Wala silang pinagsisiyan sa kung anuman ang ginawa nila. Kiana, mahal na mahal kita. Handa akong harapin ang anumang mangyari. Sabi ni Marco habang yakap-yakap si Kiana. Marco, salamat. Alam kong kaya natin ito. Puno ng pagmamahalan ang ginawa natin. At alam kong walang mali sa mga pagmamahalan natin yon. Sabi ni Kiana habang nakatingin sa mga mata ni Marco. Nangako si Marco kay Kiana. Kiana, hindi kita iwan. Mamahalin kita hanggang sa huling ininga ko. Sa kabila ng mga pagsubok na natili silang magkasama, patuloy nilang pinaglaban ang kanilang pagmamahalan. Alam nilang darating ang araw na matatanggap rin sila ng ina ni Kiana hanggang sa oras na yon. Pinangawakan nila ang kanilang pangako sa isa't isa at hinintay ang tamang panahon para ipakita sa lahat na ang tunay na pagmamahal ay walang pinipiling estado sa buhay. Lumipas ang ilang panahon at bigla na lamang nahilo at sumuka si Kiana. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari pero parang naninibago ang katawan niya. Dahil sa pag-iisip, biglang pumasok sa kanyang isipan na baka buntis siya. Napag-isipan niyang bumili ng pregnancy test at agad itong tinest. Nang makita niyang positive, bigla siyang kinabahan. Ngunit at the same time, masaya dahil nagbunga ang pagmamahala nila ni Marco. Dala ng excitement, ay agad na kinontak ni Kiana si Marco para ipaalam ang balita. Nang sinagot ni Marco ang tawag, kumunot ang noo ni Kiana nang marinig na parang umiiyak si Marco sa kabilang linya. Marco, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Kiana na puno ng pag-aalala. Nasa ospital ngayon si Mama. Inatake siya sa puso. Sagot ni Marco na halatang nag-aalala. Nagulat si Kiana at naawa para kay Marco. Nasaan kayo? Pupuntahan kita. Agad na hiningi ni Kiana ang lokasyon ng ospital at dali-dali siyang pumunta roon. Nang makita siya ni Marco, agad itong umiyak at yumakap sa kanya ng maigpi. Natatakot ako, Kiana. Hindi pa ako handang mawala ng ina. Sabi ni Marco habang umiyak. Maigpit na niyakap ni Kiana si Marco upang ito ay kumalma. Gusto niya sanang sabihin kay Marco ang patungkol sa pagbubuntis niya. Ngunit parang hindi pa tama ang oras para ipaalam ito. Lalo na't may malaki itong problema ngayon. Dumating ang doktor at agad silang sinabihan na kailangang operahan ng mama ni Marco. Mas lalong naiyak si Marco at nagmukhang problemado. Dok, wala po kaming sapat na pera para sa operasyon. Sabi ni Marco na halatang desperado. Lumapit si Kiana sa doktor at nagtanong ito. Magkano po ba ang mga gasto sa operasyon? Nagpaliwanag ang doktor. Kung CABG with single valve repair, aabot ng 959,936 pesos. Napapikit si Marco at napasabunot sa sariling buhok. Bigla namang nagsalita si Kiana sa doktor. Ako na po ang magbabayad, basta't pagalingin niyo lang po ang mama ni Marco. Tumango ang doktor at sinabing, gagawin namin ang lahat para mapagaling ang pasyente. Natulala si Marco sa sinabi ni Kiana. Kiana, hindi mo kailangan gawin yan. Umiling naman si Kiana at sinabing, huwag ka nang makipagtalo, Marco, para ito sa kaligtasan ng mama mo. Nawala ang emosyon sa mukha ni Marco. Parang nagalaw ang pride niya na si Kiana ang magbabayad para sa operasyon. Ngunit sa oras na ito, mas nag-alala siya sa kanyang ina, kaya wala muna siyang sinabi. Nang maging okay at matagumpay ang operasyon, umuwi muna si Kiana at nagtungo sa kanyang ina. Sa oras na ito, ay agad na lumuot si Kiana sa harapan ng ina at humingi ng tawad. Alam kong naging pasaway po akong anak, pero kailangan ko po ng tulong para sa gastos ng ina ni Marco. Nasa ospital po sila ngayon at inooperahan po ang mama niya. Sabi ni Kiana habang umiyak at humagulgol sa harapan ng ina. Tahimik lamang ang ina ni Kiana. Nagulat sa ginawa ng anak para lang sa lalaki. Nang mapansin ni Kiana ang pagkatahimik ng ina, tumingala siya at hinarap ang ina. Mama, parang awa mo niya po. Mahal na mahal ko po talaga si Marco. Ayokong nakikita siyang nasasaktan at nalulungkot. Susunod na ako sa iyo. Basta't matulungan mo lamang at mailigtas ang mama ni Marco. Sabi ni Kiana na puno ng pag-asa. Huminga ng malalim ang ina ni Kiana at sinabing, tutulong ako pero may kapalit. Napatahimik na lamang si Kiana at sinabing, kahit ano po, basta't matulungan niyo lang po kami. Tumingin ang ina ni Kiana sa kanyang anak at ito ay nagsalita. Tihiwan mo si Marco,
pagkatapos ng tulong at sa Amerika ka na mag-aral. Pumatak ang luha mula sa kaliwang mata ni Kiana. Iniisip niya na mapapalayo siya sa lalaking mahal niya. Mama, mahal na mahal ko si Marco. Hindi ko kayang iwan siya. Sabi ni Kiana na puno ng lungkot. Hindi ako papayag na masira ang buhay mo dahil lang sa kanya. Kung gusto mong matulungan si Marco, ito ang kondisyon ko. Matigas na sabi ng ina. Walang nagawa si Kiana kung hindi ang tumango. Sige po, Mama. Gagawin ko. Nang masiguradong nabayaran na ang gastos sa ospital, ay nanatili lamang si Kiana sa bahay kung nasaan ang kanyang ina. Simula kasi nang humingi ng tulong si Kiana, ay pinalipat na siya ng tirahan kung saan kasama na niya ngayon ang kanyang ina. Malungkot man para kay Kiana, ngunit kailangan niyang sundin ang utos ng ina. Isang araw, bigla namang sumuka si Kiana at ito ay nahilo. Nagtaka ang kanyang ina kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya naman parang matigil ang pag-aalala ng ina, ay sinabi na ni Kiana ang tunay niyang karamdaman na buntis siya. Mama, buntis po ako at si Marco ang ama ng batang dinadala ko. Kinakaba ang pag-amin ni Kiana. Dahil sa pag-amin ni Kiana, ay natulala ang ina at unti-unting naiyak. Kasalanan ko ito. Bulong ng ina sa sarili. Kahit kumunot ang noo ni Kiana. Kasalanan ko kung bakit nagkakaganito ka. I failed as a mother and it hurts me so much, anak. Pangarap kong makapagtapos ka ng pag-aaral at magkaroon ng magandang buhay. Pero paano na mangyayari yun kung ngayon ay buntis ka na? I'm so sorry. Humahagulgol ang ina habang natulala naman si Kiana at nagsimula na ring masaktan habang tinitignan ng ina bilang na-depress. Aware si Kiana na hindi siya naging mabuting anak sa kanyang ina at nasasaktan siya ngayong nakikita niya itong sasaktan rin. Hindi agad naisip ni Kiana ang mararamdaman ng kanyang ina. Habang umiiyak ito, ay niyakap niya ito ng mahigpit. Sorry, Mama. Huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Pasalanin ko po ito. Pero aaminin ko pong hindi ko pinagsisihan ang nangyari. Patuloy pa rin po akong sa pag-aaral ko habang dinadala ko po ang batang ito. Susundin ko po ang lahat ng gusto niyo at gagawin ko po ang lahat na magiging maganda pa rin ang buhay natin. Umiiyak na sabi ni Kiana. Pansin ni Kiana na napakarami ng chat ng binatang si Marco sa kanya. Ngunit ni isa ay hindi niya ito tinutugon. Bukas na ang araw kung kailan lilipad na sila patungong Amerika. Kaya naman nag-iwan na lamang ng mensahe si Kiana para kay Marco. Nilagay niya roon kung gaano niya kamahal ang binata at nagpapasalamat na naging mabuting kaibigan at boyfriend ito sa kanya. Humingi rin ng tawad si Kiana dahil sa biglaan niyang pagkawala sa tabi ni Marco. Pero ito ang nararapat para sa kabutihan nilang dalawa. Sinabi ni Kiana na sa Amerika na siya mag-aaral at doon na mamumuhay. Hindi na binanggit ni Kiana ang patungkol sa kanyang pagbubuntis dahil wala na itong halaga. Lalo na ngayong magkakalayo na sila ng landas habang buhay. Naiyak na lamang si Kiana habang inaalala ang magandang sama nila ni Marco. Pumikit si Kiana at napatingala sa kalangitan. Mahal na mahal kita, Marco. Pasensya ka na at iiwan na kita, mahal. Umiiyak na bulong ni Kiana sa sarili. Kinabukasan, maaga pang bumangon si Kiana kasama ang kanyang ina upang magtungo na sa airport para sa kanilang paglipad patungong Amerika. Ang kalungkutan ay tila nababalot sa kanila. Ngunit pinilit ni Kiana na maging maayos sa tabi ng kanyang ina habang sila ay nag-aasikaso ng kanilang mga gamit. Nasa loob ng airport, matamang naghintay ang mag-ina para sa kanilang flight. Ang oras ay tila lumalakad ng mabagal para kay Kiana habang sinusubukan niyang pigilan ang mga luha na gusto nang lumaloy. Ang mga huling sulyap sa kanyang bayan ay tila puno ng pangungulila. Ngunit sa bawat hakbang patungo sa bagong simula, ipinapakita ni Kiana ang kanyang tapang. Ma, okay ka lang ba? Tanong ni Kiana habang ito ay nakangiti. Kahit na ang kanyang puso ay puno ng pangungulila. Oh anak, kaya natin to. Sagot ng kanyang ina na may malalim ng pag-unawa sa nararamdaman ng kanyang anak. Nang makarating sila sa Amerika, si Kiana ay huminga ng malalim. Ang bagong kapaligiran ay tila isang canvas na maaaring muling magpinta ng kanilang buhay. Nakita niyang ang kanyang ina ay parehong nag-aalala at umaasa. Isimula si Kiana sa kanyang bagong buhay sa Amerika na may masigasig na pangarap. Sa kanyang unang araw sa klase
agad niyang napansin ang mga estudyante at guro na nakatingin sa kanya. Ang kanyang katalinuhan ay agad na napansin at kinilala. Ang mga guro ay humanga sa kanyang pagganap sa klase at ang mga estudyante ay napabilib sa kanyang kaalaman. Oh, kaya na. You're amazing at calculus. I'm jealous you're so smart. Sabi ng isa sa kanyang kaklase habang ang iba naman ay nagpasalamat sa kanya sa tulong sa kanilang mga assignment. Thank you so much. I am happy to help. And please, don't hesitate to ask some questions. Sagot naman ni Kiana habang nagtatago ng ngiti. Hindi nagtagal, nakahanap siya ng maraming kaibigan na Pinoy rin na nagbibigay sa kanya ng suporta sa bagong buhay na ito. Sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga grupo, nakakalimutan ni Kiana ang kalungkutan at pangulila kay Marco. Ang mga bagong kaibigan niya ang nagbigay saya at nagbigay ng lakas sa kanya upang magpatuloy. Sa wakas, nagkaroon tayo ng time para sa isang bonding night. Sigaw ng kanyang bagong kaibigan na si Emily habang ang grupo ay nagkakasama sa isang maliit na party. Oo nga, ang saya. Sana'y magkaroon tayo ng mga ganitong moments palagi. Sagot naman ni Kiana na nag-enjoy sa kanilang pag-uusap. Ang pagdaan ng mga buwan ay tila nagbigay sa kanya ng bagong sigla at pag-asa. Ang araw ng kanyang panganganak ay napuno ng sakit, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi nagwagi. Sa kabila ng sakit, ginawa niya ang lahat upang ligtas na mailabas at mabuhay ang kanyang anak. Nang mailabas ang bata, ang pag-iyak ni Kiana ay puno ng tuwa at saya. Ang kanyang ina ay naroon upang ipagdiwang ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Ma, hindi ko po alam kung anong mararamdaman ko ngayon. Isa na akong nanay. Nandito na siya. Nandito na ang anak ko. Sabi ni Kiana na umiiyak sa tuwa, habang ang kanyang ina ay niiyakap siya ng maigpit. Masaya ako para sa iyo, anak. Ang tapang-tapang mo, anak. Congratulations! Sagot ng ina na may luha sa mga mata. Nagsimula na si Kiana sa kanyang buhay bilang isang ina at estudyante. Ang kanyang ina ang tumulong sa kanya sa pag-aalaga ng kanyang anak. Habang abala si Kiana sa kanyang pag-aaral, hindi naging madali para sa kanya ang pagsabayin ng dalawang papel na ito, ngunit hindi siya sumuko at ipinagpatuloy lamang ang kanyang sinimulan. Matapos ang isang taon na pag-aaral, sa wakas ay nakatapos na nga si Kiana at nakahanap kaagad siya ng trabaho. Ang kanyang dedikasyon at galing sa akademya ay nagbigay daan sa kanya upang makilala sa bansa. Ang kanilang negosyo ay patuloy na umuunlad at ang kanilang buhay ay nagsimula ng maging maayos at matagumpay. Matignan mo, nakuha ko po ang promotion na inaasahan ko. Sigaw ni Kiana habang naiyakap ang kanyang ina. Ang saya-saya ko, anak. Sabi ko sa iyo eh, makakaya mo yan. Sagot ng ina ni Kiana na puno ng pagmamalaki. Habang tumatagal, naging kilala si Kiana sa kanyang industriya. Ang kanyang mga pagsusumikap at pagtitiyaga ay nagbunga nga. At ang kanilang negosyo ay patuloy na lumago. Ang kanyang buhay sa Amerika ay naging matagumpay at kasama ang kanyang anak at ina. Si Kiana ay natutunan na pahalagahan ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang araw, habang si Kiana ay nasa kanyang opisina, nakatingin siya sa kalangitan at napapapikit. Nagpapasalamat sa mga gandang nangyayari sa kanyang buhay. Ang kanyang mga pangarap ay unti-unting natutupad. At siya ay natutunan ang tunay na halaga ng pagtitiyaga at pagsisikap. Tyron anak, lumapit ka rito. Tawag ni Kiana habang ang kanyang anak ay lumapit sa kanya. Ito ang bagong buhay natin at sa wakas, matatawag kong matagumpay na ako. At sa bawat hakbang, siguraduhin kong magiging masaya tayo. Mama, ang saya-saya ko po, nakasama ko kayo ni Lola. Maraming salamat po. Sagot ni Tyron habang niiyakap ang kanyang ina. Nakatingala si Kiana sa kalangitan at nakaramdam ng kapayapaan. Ang kanyang buhay ay puno ng pagmamahal, tagumpay at pati na rin kasiyahan. Ang kanyang nakaraan ay tila malayo na at siya ay handa ng magpatuloy sa kanyang bagong simula. Hindi niya na kailangan pang isipin ang nakaraan. Sa halip, siya ay naglakbay sa inaarap na puno ng pag-asa at mga pangarap. Ang kanyang buhay ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, merong mga bagong pagkakataon na naghihintay para sa mga masigasig at determinado na tao. Salamat sa lahat ng tulong at suporta, Ma. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa.
sabi ni Kiana habang hawak ang kamay ng kanyang ina. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit ang lahat ng ito ay naging posible. Ang pagmamahal, tapang, dedikasyon mo ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Sagot ng ina na puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Sa kanyang mga pangarap at bagong buhay, natutunan ni Kiana ang tunay na halaga ng pamilya, pagmamahal at pati na rin tiyaga. Ang kanyang kwento ay isang inspirasyon sa lahat ng mga tao na naglalakbay patungo sa kanilang pangarap at siya ay handa na masilayan ng magandang hinaharap na naghihintay sa kanya at sa kanyang pamilya. Matapos ang paghihirap at pagluha ng nakaraan, nagkaroon si Kiana ng bagong simula sa buhay niya. Nakilala niya si David sa isang social event na pinuntahan niya kasama ang kanyang ina. Si David ay isang matagumpay na businessman na mayroong magandang reputasyon sa kanilang lugar. Mabilis na naging magkaibigan si Kiana at David dahil sa kanilang magkatulad na interes at pananaw sa buhay. Bago pa man nila malaman, ang kanilang pagkakaibigan ay lumipat sa isang mas malalim na relasyon. Madalas silang magkasama, nagbabahagi ng mga pangarap at sumusuporta sa isa't isa. Ang kanilang relasyon ay naging maayos at kalaunan ay nagpasya silang magpakasal. Ang kasal nila ay simple ngunit puno ng pagmamahal at ipinagdiwang ito sa kanilang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Isang umaga, habang si Kiana ay abala sa pag-aalaga kay Tyrone, lumapit sa kanya ang kanyang anak na may seryosong ekspresyon sa mukha. Naglaro si Tyrone ng mga Lego sa sala. Ngunit ngayon ay tila may naiisip na malalim. Mama, bakit wala po akong papa noon? Sabi ng mga classmate ko, hindi ko tunay na papa si Papa David. Tanong ni Tyrone habang patuloy na naglalaro ng kanyang mga laruan. Ang tanong na iyon ay nagdulot ng bigla ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Napatigil si Kiana sa kanyang ginagawa. Alam niyang darating ang oras na ito. Ngunit hindi niya inaasahan na mangyayari ito ng ganito kabilis. Lumapit siya kay Tyrone at naupo sa kanyang tabi. Sinubukan na maging mahinahon habang nag-iisip. Tyrone, may papa ka pero nagkaroon kami ng problema noon. Nagsimula si Kiana. Ang tinig ay may halong lungkot at pag-aalala. Hindi naging maganda ang mga sitwasyon namin noon at hindi namin naipagpatuloy ang aming relasyon. Pero bakit wala siya dito ngayon? Tanong naman ni Tyrone na puno ng curiosidad. Ang mga mata ng bata ay naglalaman ng pagnanais na malaman ang tunay na dahilan. Ah, kasi hindi na siya nakasama sa atin sa Amerika. Paliwanag ni Kiana habang pinapayid ang luha sa kanyang mata. Natagpuan natin ang kaligayahan at siguridad dito, anak, kasama ng lola mo. At wala na tayong kailangang alalahanin pa. Nakita ni Tyrone ang kalungkutan sa mga mata ng kanyang ina at bigla niyang niyakap ito. Okay lang po, ma. Ang importante po ay masaya tayo at magkasama. Nandito naman na po si Papa David at masaya akong kasama ko kayo. Salamat, anak, ha? Sabi ni Kiana habang niyakap si Tyrone ng maigpit. Mahal na mahal kita, anak, at alam kong magiging maayos tayo kahit ano ang mangyari. Ang mga taon ay lumipas at lumaking mabait at kwapo. At masipag na binata itong si Tyrone. Ang kanyang katalinuhan at kagalingan sa paaralan ay tumutulong sa kanya upang maging mahusay na estudyante. Nagtapos siya sa high school na may mga papuri mula sa mga guro at kaibigan. Isang araw, habang nasa pharmacy si Tyrone upang bumili ng gamot para sa kanyang ina, bigla siyang nabangga ng isang lalaki. Ang mga gamot na binili niya ay nahulog sa sahig at agad siyang tumulong sa pagkuha ng mga ito. Pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Sabi ng lalaki habang tumutulong sa pagpulot ng mga gamot. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bahagyang nagulat si Tyrone dahil ang lalaki ay may pagkakahawig sa kanya. Okay lang po. Sagot naman ni Tyrone na tila may naiisip. Salamat po sa pagtulong. Nagpakilala ang lalaki na ngayon ay nakalahad ang kamay sa harapan niya. Ako nga pala si Marco. Pasensya ka na talaga, iho. Okay lang po yun. Ako po si Tyrone. Sagot naman ni Tyrone habang nagkamay sila. Naguguluhan lang po talaga ako kasi medyo magkahawik po tayo. Ang pogi mong bata. Hindi ko mapapantayan ang kabugian mo. Sabi naman ni Marco na may ngiti sa labi. Habang sila ay tumatawa, biglang tumunog ang cellphone ni Tyrone at nakita niyang ang ina niya ang tumatawag.
Agad niyang sinagot ang tawa. Ma, sorry po at medyo natagalan ako. Okay lang anak, salamat sa pagbili ng gamot ha. Sagot ng ina ni Tyrone. Umuwi ka kaagad anak, naghihintay kami. Bumalik si Tyrone kay Marco. Pasensya na po ha, at kailangan ko na pong umalis. Salamat po ulit sa tulong niyo. Walang anuman yun iho, mag-ingat ka sa pag-uwi ha. Sagot naman ni Marco habang nakangiti. Nang makauwi si Tyrone, bumungad sa kanya ang kanyang ina at agad siyang nagmano. Ma, may nakapangga po akong lalaki kanina. Medyo magkahawig po kami, pero nakalimutan ko na po ang pangalan niya. Siguro ay dala lang ng gutom yan anak at pagod. Sabi naman ni Kiana habang nagbibiro. Baka lang naisip mo na magkahawig kayo. Siguro nga po ma. Tumawa naman si Tyrone. Anyway, tulungan na po kita sa pagluluto ma. Habang sila ay nagluluto sa kusina, nagpatuloy ang pag-uusap ni Kiana at Tyrone patungkol sa kanilang mga plano para sa darating na linggo. Ang simpleng araw na iyon ay puno ng saya at pagkakaisa kahit sa mga maliliit na bagay. Sa mga sumunod na linggo, hindi maiwasan ni Kiana na mag-isip patungkol sa nangyari sa pharmacy. Isang gabi, habang nag-aalaga siya kay Tyrone at nagbabalik tanaw sa mga nakaraang taon, nagkaroon siya ng pakaramdam na baka may connection pa rin si Marco sa kanilang buhay. Ngunit isinawalang bahala na lamang ito ni Kiana dahil imposible ring naririto si Marco. Masaya na si Kiana sa buhay niya rito at hindi niya hahayaang malunod na naman siya sa nakaraan. Isang araw, habang naglalakad si Tyrone pa uwi mula sa paaralan, biglang huminto siya nang makitang may isang pamilyar na lalaki na nasa harapan niya. Ang lalaki ay si Marco at tila may iniisip si Marco habang naglalakad. Tyrone, right? Tanong ni Marco nang makita ang binatilyo. Madalas ka bang maglakad mag-isa? Opo. Masaya po akong makita ko po kayo ulit. Sa tingin ko nga po eh, madalas na tayo magkikita ulit dito eh. Sagot naman ni Tyrone na may ngiti sa labi. Medyo magaan ang loob niya kay Marco at hindi niya ito maintindihan kung bakit. Lumipas ang ilang araw at madalas na silang nagkikita. Minsan ay nagkakape pa sila sa isang coffee shop. Naging maganda ang sama nila bilang magkaibigan. Magaan ang loob ni Tyrone kay Marco at ganoon rin naman si Marco sa lalaki. Isang araw, habang nagkakape sila sa paborito nilang coffee shop, naitanong ni Tyrone, Kuya Marco, bakit ka nga pala nandito sa Amerika? Ngumiti naman si Marco at sinimulan ang kanyang kwento. Hinahanap ko kasi ang pinakamamahal kong babae. Ilang taon ko na siyang hinahanap, pero hindi ko pa rin siya nakikita hanggang sa ngayon. Pero ganun pa man, hindi ako nawawala ng pag-asa. Namangha si Tyrone sa kwento ni Marco. Grabe Kuya Marco, bilib ako sa'yo. Ang tindi ng pagmamahal mo sa kanya. Salamat Tyrone ha. Alam ko kasi na mahal ko talaga siya. Hindi ko kaya na hindi siya makita ulit. Medyo umaasa pa rin ako na ako pa rin ang mahal niya hanggang sa ngayon. Sabi ni Marco na may kasamang ibi. Ngunit may lungkot rin sa kanyang mga mata. Sa kanilang madalas na pagkikita, nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Isang araw, naisip ni Tyrone na iiyain si Marco na pumunta sa kanilang bahay para formal na ipakilala sa kanyang ina at sa Papa David niya. Napag-isipan na rin ni Marco na magandang ideya ito, kaya naman tumango na lamang siya at natuwa rin sa plano ng binatang kaibigan. Isang araw, magkasama sina Tyrone at Marco papunta sa bahay ni Tyrone, kung saan naroroon ang mama at papa David niya at pati na rin ang lola niya. Excited si Tyrone na ipakilala sa pamilya niya ang kanyang kaibigan. Nang kumatok sila sa pinto, unang bumungad sa kanila si Kiana. Hindi na maipinta ang mukha ni Kiana sa gulat nang makita si Marco. Ganon rin si Marco na hindi rin makapaniwala sa nakita at hindi alam ang sasabihin. Walang mga salita ang nagsisilabasan sa kanilang bibig at para silang naistatwa sa gulat. Magsasalita pa sana si Marco, ngunit biglang lumapit ang asawa ni Kiana na si David, na ngayon ay nakahawak sa bewang ni Kiana. Ngumiti si David ng napakalawak nang makita si Tyrone at Marco. O Tyrone, sino ang kasama mo? Tanong ni David habang tinititigan si Marco. Ah, ito po si Kuya Marco, kaibigan ko po. Kuya Marco, sila po ang mga magulang ko. Masayang pagpapakilala ni Tyrone. Magandang araw sa inyo. Bati ni Marco na tila hindi alam kung ano ang gagawin. Magandang araw Marco. Pasok ka sa loob. Saktong-sakto, tapos na kami magluto.
Mag-dinner muna tayo, aniyaya ni David habang inakbayan si Kiana. Habang kumakain sila, tahimik lamang si Kiana at lalo na ang lola ni Tyrone. Hindi maalis ni Kiana ang kanyang mga mata kay Marco. Si Tyrone naman ay masayang nagkukwento patungkol sa kanyang eskwela at mga plano sa buhay. Marco, right? Paano pala kayo nagkakilala ng anak kong si Tyrone? Nakakatuwa na nagkaroon siya ng kaibigang katulad mo. Mukhang magkasing edad nga lang tayo eh, no? Natatawang tanong ni David habang nasa hapagkainan sila at kumakain. Nagkita kami ni Tyrone sa may pharmacy. Natutuwa nga ako sa batang ito eh. Sobrang bait at palakwento rin. Pilit nang umiti si Marco. Kahit minsan ay napapasulyap siya kay Kiana na ngayon ay nakayukulang at tahimik. Oo, sobrang palakwento talaga itong anak ko. By the way, OFW ka ba dito? Tanong muli ni David. Ngunit sa pagkakataong ito, ay si Tyrone na ang sumagot. You won't believe this, Dad, pero nandito si Kuya Marco para hanapin ang kanyang pinakamamahal na babae. Mangang sabi ni Tyrone, kahit napatingin si Kiana kay Marco, nahalata ang gulat at lungkot sa mga mata nito. Wow, ang tindi mo naman, bro. Kamusta ang paghahanap mo sa kanya? Nahanap mo na ba siya? Dagdag pa ng tanong ni David, na excited rin sa magiging sagot ni Marco. Okay lang naman. Ilang taon na rin akong naghahanap sa kanya at ngayon ay nakita ko na siya na mukhang masaya na siya sa bagong pamilya niya. Sagot ni Marco na halatang may ibig sabihin. Mabilis na napatingin si Marco kay Kiana na agad rin namang umiwas ng tingin. Really? Nakita mo na pala siya, kuya? Gulat na tanong naman ni Tyrone. Ngunit hindi nakasagot si Marco nang biglang tumayo si Kiana. Tyrone, tulungan mo na ako maglikpit ng mga plato? Sabi ni Kiana. Opo, ma. Sagot naman ni Tyrone. Sandali pang nagkausap sina David at Marco hanggang sa kinailangan na ring umuwi ni Marco dahil malalim na ang gabi. Nagpasalamat naman si Marco sa pamilya ni Tyrone. Bahagyang umiti si Marco kay Kiana na ngayon ay may bahid na kalungkutan sa mga mata. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi niyo, Kuya Marco. Masaya po ako dahil finally, napakilala na po kita sa pamilya ko. Masayang sabi ni Tyrone kahit nakangiting tumango si Marco. Nang makalabas na si Marco sa bahay, ay agad siyang pumasok sa kanyang kotse at pinaandar papalayo sa bahay. Habang nagmamaneho, ay hindi mawala-wala sa isipan ni Marco ang mukha ni Kiana na puno ng kalungkutan ng mga mata nito. Mahigpit na ang hawak ni Marco sa manibela at nagsimula na siyang maiyak. Ang bagal mo, Marco. Huli na pala ang lahat. May bago na siyang pamilya. May anak at asawa na siya. Wala ka nang magagawa pa. Umiiyak na sabi ni Marco sa kanyang sarili habang sobrang bilis na ng pagmamaneho niya. Hindi niya na masyadong naaninag ang kalsada dahil sa mga luwang tumatakip sa kanyang paningin. Sumisigaw ng napakalakas si Marco at agad na huminto sa gilid ng kalsada at humagulgol na tila ba nauubusan ng lakas. Sorry, Kiana. Sorry kung ngayon lang ako dumating. Sorry kung ngayon lang kita nahanap. Patawarin mo ako, mahal ko. At huli na ang lahat ng makita kitang muli. Umiiyak na bulong ni Marco sa sarili. Hindi niya na alam kung ano ang susunod niyang gagawin matapos niyang makita ang mahal niya na may pamilya na dito sa Amerika. Hindi na muna nagpakita si Marco sa binatang si Tyrone at iniwasan muna niya ito. Ngunit dumating ang araw na napag-isipan ni Marco na kailangan niyang kausapin si Kiana. Gusto niyang malinawan at malaman kung bakit bigla itong nawala sa buhay niya. Pumunta si Marco sa bahay. Alam niyang wala si Tyrone sa bahay dahil nasa paaralan pa ito. At wala rin si David dahil may trabaho ito. Umaasa si Marco na baka mag-isa lamang si Kiana sa bahay o kasama nito ang kanyang nanay. Kumuha ng tatlong katok si Marco bago siya pagbuksan. Nagulat si Kiana nang makita siya. Marco, ano naman bang ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Kiana. Kiana, kailangan nating mag-usap. Sabi ni Marco na seryoso ang mukha. Marco, hindi ito ang tamang panahon. Sagot ni Kiana na talagang nag-aalala. Kiana, matagal na kitang hinahanap. Alam kong maraming taon na ang lumipas pero hindi ko kaya na hindi kita makita at makausap ulit. Dagdag pa ni Marco. Hindi na mahalaga ang nangyari sa atin noon, Marco. May sarili na akong buhay ngayon. Sagot ni Kiana na tila napipigil ng luha. Biglang niyakap ng napakahigpit ni Marco si Kiana na ngayon ay lumuluha na. Kiana,
Kaya na patawarin mo ako. Ngayon lang ako dumating. Humiikpi si Marco. Mabilis na umiling si Kiana. Ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo, Marco. Bigla kitang iniwan noon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Bumulong si Marco. Pwede ba tayong magsimula muli, Kiana? Mahal na mahal pa rin kasi kita. Napipikit si Kiana at sinabi, huli na ang lahat, Marco. Hindi na natin may babalik pa ang nakaraan. Umiyak lalo si Marco at mahigpit ang yakap niya kay Kiana. Ayaw na kitang bitahon muli, Kiana. Hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko eh. Napapikit na lamang si Kiana habang umiiyak. Maya-maya pa ay biglang kumawala ng yakap si Marco at tinawakan ang magkabilang piski ni Kiana. Muling nagtapat ang kanilang mga mata na puno ng luha, sakit at kalungkutan. Sa di naasahan, biglang nagkalapit ang kanilang mga labi at nadala ng emosyon. Para silang bumalik sa dati na sila lamang dalawa. Puno ng saya at pagmamahalan. Habang naghahalikan sila, sumasabay ang mga luha na pumapatak mula sa kanilang mga mata habang sila ay nakapikit. Nang magkahiwalay na ang kanilang mga labi, muli silang nagkatinginan. Ngunit mabilis silang nagkatinginan nang makita sa gilid nila si Tyrone na tulala at nalilito habang nakatingin sa kanila. Kuya Marco? Mama? Anong nangyayari? Tanong ni Tyrone na may halong gulat at pagkabigla. Lalapitan na sana ni Kiana si Tyrone upang magpaliwanag, ngunit umiwas si Tyrone na parabang nandidiri sa ginawa nila. Umakyat ito sa hagdan. Tyrone anak, sandali lang. Sigaw ni Kiana, ngunit patuloy na naglakad pakit si Tyrone na hindi lumilingon. Bakit kayo naghahalikan? Sigaw ni Tyrone habang tumatakbo papunta sa kanyang kwarto at agad na isinara ang pinto. Huminga ng malalim si Kiana at hinarap si Marco. Marco, umalis ka na. Tapos na tayo. Wala na tayong dapat pangbalikan. Nagsalita si Marco. Kiana, kailangan natin itong ayusin. Ayokong mawala ka ulit sa akin. Hindi na ito ang patungkol sa atin, Marco. May anak na ako na kailangan kong alagaan at protektahan. Umalis ka na, please. Pakiusap ni Kiana habang pinipilit ang sarili na maging matatag. Akma na sanang papasok si Kiana sa kwarto ng binata nang nilak nito ang pinto at hindi niya mabuksan. Tyrone anak, pagbuksan mo si mama please. Pakiusap niya, ngunit walang tugon mula sa loob. Lumipas ang ilang araw na walang pansina ng mag-ina. Nahalata na ito ni David. Kiana, may problema ba? Napapansin kong hindi kayo nag-uusap ni Tyrone. Tanong ni David habang nag-aapunan sila. Wala yun, David. Siguro may iniisip lang si Tyrone. Sagot naman ni Kiana na nagpipilit ng umiti. Anak, may problema ba sa school? Tanong ni David kay Tyrone. Natahimik lang at hindi sumasagot. Tapos na po akong kumain. Akit na po ako. Sabi ni Tyrone na tumayo at iniwan ang hapagkainan. Natakot si Kiana na baka magsubong si Tyrone kay David patungkol sa paghahalikan nila ni Marco. Kaya hindi niya muna tinrigger ang anak at hinayaan munang tumahimik. Nalilito na si Kiana kung ano ba ang dapat niyang gawin at paano niya aayusin ang problemang ito. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga damit sa kwarto, lumapit si David kay Kiana. Kiana, alam kong may nangyari. Ano ba talaga ang problema? Bakit parang may malalim na sugat sa pagitan niyo ni Tyrone? David, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito. Nag-aalala si Kiana. Sabihin mo na, Kiana. Magkasama tayo sa lahat ng problema, hindi ba? Sabi ni David na may halong pag-aalala. Pumalik si Marco. Pag-aamin ni Kiana habang hindi makatingin ng diretso kay David. Marco? Yung kaibigan ng anak natin? Eh anong ginawa niya dito? Tanong naman ni David na halatang nagulat. Ang totoo niyan, may relasyon kami noon bago pa ako napadpad dito sa Amerika. Ako ang tinutukoy niyang babae na matagal niya nang hinahanap. At ngayon ay naghahanap siya ng closure, David. Pero may nangyari na hindi ko inaasahan. Sagot ni Kiana habang humihigbi. Halata naman ang gulat sa mga mata ni David at hindi na alam ang sasabihin. Anong nangyari, Kiana? Tanong ni David. Ngayon ay halatang nagiging emosyonal na rin. Nakita kami ni Tyrone na naghahalikan. Sabi ni Kiana. At sa wakas, tumulo na ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi nakapagsalita si David. Tahimik lamang siyang nakatingin sa asawa na puno ng sakit at kalungkutan. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. David, I'm sorry. Hindi ko sinasadya.
Nadala lang kami ng emosyon. Pero mahal kita. Ikaw na ang pamilya ko. Pagmamakaawa ni Kiana. Mahal mo ba siya, Kiana? Tanong ni David na may halong sakit at pag-aalala sa kanyang boses. David, mahal kita. Ikaw ang pinili ko. Si Marco ay bahagi na lamang ng nakaraan ko. Pero ang mahalaga ay ikaw at si Tyrone. Sagot ni Kiana habang hinawakan ang kamay ni David. Hinugot ni David ang kanyang kamay. Kiana, kailangan ko ng oras para makapag-isip. Hindi madali ito para sa akin. Umalis si David ng bahay upang magpalamig ng ulo. Naiwan si Kiana na umiiyak. Alam niyang nasaktan ng sobrang taong mahalaga sa kanya. Pero masakit rin para sa kanya ang pagkakagulo ng kanyang pamilya. Kinabukasan, nag-usap sila ni Tyrone. Anak, patawarin mo sana ako. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Ma, mahal ko po kayo ni Papa David. Pero bakit mo ginawa yun? Hindi ko maintindihan. Sabi ni Tyrone na may halong galit at kalungkutan. Nadala lang ako anak. Pero mahal ko si Papa David mo. Sana'y maintindihan mo ako. Sagot naman ni Kiana habang hinaplos ang buhok ni Tyrone. Ma, gusto ko lang pong malaman ang totoo. Sino ba si Kuya Marco sa buhay mo? Tanong ni Tyrone. Anak, hindi ko muna kayang ipaliwanag sa iyong lahat-lahat. Si David ang mahal ko. Sana maintindihan mo yon. Sagot ni Kiana. Totoo ba talaga ang nararamdaman mo para kay Papa David? Base sa tinginan niyo ni Kuya Marco, ipang iba yon sa nakikita ko kapag nakatingin ka kay Papa David. Parang mas ramdam ko ang totoo sa titig niyo ni Kuya Marco. Seryosong sabi ni Tyrone. Kahit natigilan si Kiana at naluluha na naman. Mas lalo siyang naguguluhan sa mga nangyayari. Isang araw, habang mag-isang nagkakape sa bakuran si Kiana, biglang tumabi ang mama niya at malungkot nang umiti. Anak, mukhang mabigat ata ang iniisip mo. Sabi ng mama niya habang umupo sa tabi niya. Mama, hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gulo na ng lahat. Hindi ko inaasahang mangyari ang lahat ng ito. Umiiyak na sabi ni Kiana at hinawakan ng mama niya ang kanyang kamay. Nagulat naman si Kiana nang makitang umiiyak na rin ang kanyang ina. Nasasaktan akong nakikita kang ganito anak. Patawarin mo sana ako. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko kayo pinagbawalan ni Marco noon, hindi sana kayo aabot sa ganitong problema. Sabi ng mama niya habang pinapahid ang mga luha. Umiling si Kiana at ngumiti ng bahagya. Ma, huwag mong sisihin ang sarili mo. Marami akong natutunan sa buhay dahil sa mga desisyon natin noon. Pero sa oras na ito, naguguluhan pa rin po ako kung ano ang dapat kong gawin. Anak, minsan kailangan nating harapin ang mga sugat na nakaraan upang makapagpatuloy tayo sa buhay at makamit ang tunay na kasiyahan. Alam kong mahal mo pa si Marco dahil kung hindi, hindi ka sana naguguluhan ng ganito. Kahit sabihin mo pang mahal mo si David, pero hindi mo rin pwedeng baliwalain ang mga nararamdaman mo para kay Marco. Dahil mas lalo ka lamang masasaktan at maguguluhan. Sabi ng kanyang ina, habang hinahaplos ang kanyang kamay. Tumango si Kiana. Ma, napag-isipan ko na pong kausapin si Marco. Baka ito na po ang tamang panahon para magkausap kami ng maayos. Sumang-ayo naman ang kanyang nanay. Tama ka anak, harapin mo ang lahat ng may tapang at katotohanan. Isang araw, inimbitahan ni Kiana si Marco na magkape. Naisip ni Kiana na baka ito na ang tamang panahon para makapag-usap sila ng maayos ni Marco. Nang magkita sila sa coffee shop, malawak ang ngiti ni Marco sa kanya. Kiana, salamat sa pag-iimbita, sabi ni Marco habang umupo sa tapat ni Kiana. Ngumiti si Kiana at pinaupo si Marco. Kamusta ka na Marco? Pasensya ka na kung naging magulo ang lahat ha? Umiling si Marco at huminga ng malalim. Ako nga ang dapat na humingi ng tawad, Kiana. Kung hindi dahil sa akin, edi sana ay maayos pa ang pamilya mo at hindi ko ito nagulo. Huminga ng malalim si Kiana. Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo. Biglang sumeryoso ang mukha ni Kiana habang iniintay ni Marco ang sasabihin nito. Ano yun, Kiana? Tanong ni Marco. Huminga ng malalim si Kiana at matapang na humarap kay Marco. Ang totoo niyan, Marco. Anak mo si Tyrone. Hindi nakapagsalita si Marco at halata ang matinding gulat sa kanyang muka. Ano? Anak ko si Tyrone? Pero papaano? Tumango si Kiana at nagsimula siyang magkwento.
Nung araw na nasa Pilipinas pa ako, nalaman kong buntis ako. Hindi ko masabi-sabi sa iyo dahil may problema ka sa mama mo. Nasa ospital noon ang mama mo. Humingi ako ng tulong sa mama ko para sa pera upang ipambayad sa operasyon ng mama mo. Pero kapalit nito ang pagkakalayo ko sa iyo at pagpunta dito sa Amerika. Umiyak si Marco matapos marinig ang kwento ni Kiana. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Napakahirap ng mga pinagdaanan mo. Mag-isa mong binuhay si Tyrone. Kinuwento naman ni Marco ang kanyang side ng kwento. Matapos ang isang taon, matapos ang operasyon ni Mama, hindi na kinaya ng katawan niya at namatay rin siya. Wala na akong nagawa noon kung hindi tanggapin na lamang ang lahat. Nag-aral ako ng mabuti hanggang sa makapagtapos ako ng pag-aaral at natanggap ako sa magandang kumpanya at umasenso sa buhay. Kaya naman doon ako nagkalakas ng loob na hanapin ka sa bawat sulok ng Amerika. Umaasa kasi ako na makapagsisimula pa ulit tayo. Nagkwentuhan sila patungkol sa mga buhay nila noon at tila gulat na gulat sila sa mga impormasyong narinig. Marco, hindi ko alam na ganoon rin pala kahirap ang pinagdaanan mo noon. Sabi ni Kiana habang pinapahid ang mga luha. Hindi ko rin inakala na magtatagpo pa tayo sa ganitong sitwasyon. Sagot naman ni Marco. Pero kahit papaano ay masaya ako na nakapag-usap tayo at nalaman natin ang katotohanan. Sabi ni Kiana na may ngiti sa labi. Oh Kiana, masaya ako na nalaman ko ang lahat. Salamat sa tapang mo ha. Sagot naman ni Marco. Matapos ang masinsinang pag-uusap, nagpaalam na sila sa isa't isa. At kahit papaano, masaya silang naliwanagan at nagkausap patungkol sa kanilang mga buhay. Isang araw, napagpasya ni Kiana na harapin si David at pati na rin si Tyrone upang sabihin ang lahat ng katotohanan patungkol sa kanilang nakaraan ni Marco. Lalo na, ang bahagi na si Tyrone ay anak ni Kiana at Marco. Habang magkasama silang tatlo sa sala, nagsimula si Kiana. David, Tyrone, kailangan kong sabihin sa inyo ang isang bagay na matagal ko nang nililihim. Panimula ni Kiana. Nanginginig ang boses nito. Nagkatinginan sina David at Tyrone. Parehong naguguluhan. Ano yun ma? Tanong ni Tyrone. Huminga ng malalim si Kiana bago magsalita. Tyrone, anak, gusto kong malaman mo na ikaw ang anak ni Marco. Noon sa Pilipinas, kami ni Marco ang nagmamahalan. Buntis ako noon at umalis ako dahil sa isang pangako na kailangang sundin. Hindi kaagad nakapag-react si Tyrone. Nakikita ni Kiana ang matinding gulat sa mukha ni David. Kiana, anong sinasabi mo? Tanong ni David. Hindi makapaniwala. David, humihingi ako ng tawad. Hindi ko sinabi sa iyo kaagad ang totoo. Takot ako mawala kayo sa akin. Patuloy ni Kiana habang bumabagsak ang mga luha. Hindi nagsalita si Tyrone. Agad siyang tumakbo papunta sa kanyang kwarto at nagkulong. Umiyak naman si Kiana at agad siyang nilapitan ni David at niyakap siya nito. David, patawarin mo ako. Sabi ni Kiana, nalabis ang pag-iyak. Nagulat si Kiana nang makita ang isang ngiti sa mukha ni David. Kiana, masaya ako na napag-isipan at napag-desisyonan mo nang sabihin ang katotohanan. Ngayon naiintindihan ko na ang lahat. Mahal na mahal kita, Kiana. Pero alata ako sa'yo na mahal mo si Marco. Sabi ni David na malumanay ang boses. Kasabay ng ngiti ni David, sinabi nito na masakit para sa akin dahil sobrang mahal kita, Kiana. Pero mas masasaktan ako na nakikita kitang naguguluhan at nasasaktan. Kahit napag-isipan ko na rin na lumayo, bibigyan ko kayo ni Marco at Tyrone ng pagkakataon na magkasama bilang buong pamilya. Umiyak lalo si Kiana at napayakap ng napakahigpit kay David. David, patawarin mo sana ako. Napakabuti mong tao. Hindi ka man lang nagalit kaya mas lalo akong nalulungkot. Huwag mo akong alalahanin, Kiana. Ang mahalaga ay masaya ka. Ayusin ko ang annulment natin. Magiging maayos rin ang lahat. Kaya please, be happy with your family. Alam kong maayos mo ito. Mahal na mahal kita, Kiana. Sagot ni David habang pinipilit na hindi umiyak. Sa wakas, pinili ni David na lumayo. Siya mismo ang umasikaso ng annulment nila. Lumipas ang ilang araw, muling nagkausap si Tyrone at Kiana. Ma, pwede po ba tayong mag-usap? Tanong ni Tyrone na halatang nag-isip-isip na. Oh anak, anong gusto mong pag-usapan natin? Sagot ni Kiana habang ito ay kabado. Ma,
Naiintindihan ko na. Hindi ko agad natanggap pero ngayon, tanggap ko na. Gusto kong makilala si Marco. Gusto kong mas lalo siyang makilala bilang papa ko. Sabi ni Tyrone na puno ng pag-asa. Umiyak si Kiana at niyakap si Tyrone. Salamat anak. Pasensya ka na kung nahirapan ka. Muling nakita si na Marco at Kiana. Kasama nila si Tyrone. Hindi naging madali ang unang sama nilang tatlo. Pero habang tumatagal, mas naging masaya ang kanilang pamilya. Isang araw, habang sila ay nasa dalampasigan, nagulat si Kiana nang biglang lumod si Marco sa harapan niya na may bitbit na singsing. Kiana, matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Marami tayong pinagdaanan. Maraming pagsubok ang dumating. Pero eto tayo ngayon. Masaya at buo. Mahal na mahal kita, Kiana. Gusto kong ituloy ang ating kwento. Kaya mahal kong Kiana, will you marry me? Sabi ni Marco na puno ng pagmamahal ang boses. Napapikit si Kiana. Tinatamasa ang init ng araw at ang damdaming tumadaloy sa kanyang puso. Nang magmulat siya ng mata, nakita niya ang mga mata ni Marco na puno ng pag-asa at pagmamahal. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Oo, Marco. Sagot ni Kiana habang lumuluha. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Nag-enjoy sila sa kanilang picnic. Ang mga kwentuhan at tawanan ay puno ng init ng pamilya. Tila lahat ng pagkakabahala at mga problema ay nawala sa hangin. Ang pagkakaroon ng simpleng kasiyahan ay nagbigay ng kasiyahan sa kanilang puso. Pagkatapos ng pagkain, pumili si Marco ng ilang kwento at mga laro na magkasama nilang nilalaro. Si Kiana ay tuwang-tuwa sa bawat tawanan ng kanilang anak at ang saya na lumalabas sa kanyang mga mata. Si Tyrone sa kabila ng pagiging binata ay nagpakita ng matinding kaligayahan sa bawat sandali kasama ang kanyang mga magulang. Ngayon sa bawat pagtatawanan at kasiyahan, nakikita ni Kiana ang mga aral na natutunan nila mula sa kanilang mga nakaraan. Ang pagkakaroon ng pagkakataon na magkasama-sama bilang isang pamilya ay isang biyaya na hindi nila pinapalampas. Ang pag-unawa at pagpapatawad sa isa't isa ay nagbibigay daan sa tunay na kaligayahan at pagkakaisa. Hindi nagtagal, natutunan nilang yakapin ang bawat sandali ng buhay nang may pagmamahalan at paggalang. Ang pag-aasawa at pagbabalik-loob nila ay nagbigay sa kanila ng bagong pananaw sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at sakripisyo. Natutunan nilang mas mahalin ang isa't isa at pinapahalagahan ang kanilang pamilya. Marco, salamat sa lahat. Salamat na hindi ka nawala ng pag-asa at hinanap mo pa rin ako. Sabi ni Kiana isang gabi habang naglalakad sila sa kanilang harding. Ang mga bituin ay sumisilip mula sa langit. Salamat sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na muling maging buo. Sobrang saya ko na ayaw ko nang matapos pa ang kasiyahang ito. Mahal na mahal kita, Marco. Masaya akong kasama ko na kayo. Sagot naman ni Marco, ang bawat araw na kasama ko kayo ay isang biyaya para sa akin. Natutunan kong ang tunay na kaligayahan ay hindi lamang sa material na bagay, kung hindi sa pagmamahal at pagkakaalam sa isa't isa. Mahal na mahal ko kayo. At sa uli, ang tunay na halaga ng pamilya ay ang pagkakaroon ng pagkakataon na magsama at magtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Dagdag ni Kiana. Ang kanilang puso ay puno ng kwento, pagmamahalan at mga aral na natutunan sa bawat akbang ng kanilang paglalakbay. Ang kanilang pamilya ay isang patunay ng tunay na pag-ibig. Sa bawat araw ang kanilang pangpuso ay puno ng pagpapasalamat at kasiyahan. Dahil natutunan nilang yakapin ang bawat bahagi ng kanilang buhay nang sila ay magkakasama. Sa kwentong ito, makikita natin ang tunay na presensya ng pamilya sa pamamagitan ng journey ni Kiana at Marco at pati na rin ang kanilang anak na si Tyrone. Ang kanilang mga pagsubok mula sa mga hindi pagkakaintindihan hanggang sa mga lihim at sakit ay naging sanhi ng kanilang paglalakbay patungo sa tunay na pagkakaisa. Sa paglalakbay nilang ito, natutunan nilang ang pagiging pamilya ay hindi lamang patungkol sa pagiging buo o walang problema. Ang pamilya ay higit sa pisikal na pagsasama. Ito ay patungkol sa pagbibigay ng suporta, pag-uunawaan at pagmamahalan kahit sa pinakamasilamuot na panahon pa.